Hello mga kasesep, meron tayo ngayong bisita dito sa farm natin. Si Tito Jay ng Agri sa Agri. Halika Tito Jay. Ayan. Ayun oh. Magandang ang araw po mga kasesep. And thank you for having me here sa Sesep Farm dito sa Santa Maria, Bulacan. Sa iyong channel, maraming salamat sa first time na maka-experience ako ng collaboration. Ako rin, first time ko rin to. Tito Jay, paano mo ba na-discover si Sesep's Farm? Ayan, so marami po tayong niligawan ng mga nag-aalaga ng crayfish sa Facebook. At yung iba dyan, sabi sa akin maybe next time. So ngayon, maybe this time, dito na lang ako sa iyo matututo. Sana marami kang matutunan dito. I'm sure, kasi napanood ko yung TikTok mo. Ikaw yung merong 10.5 million views sa TikTok. Oh, napakarami. Sigurado naman may dahilan kung bakit maraming nanood sa'yo doon. O baka nagsayaw ka lang ng tinin. Siguro dahil sa ano ko yun. Dahil sa pagjo-joke ko. Sa mga biceps na malalaki, mga ganyan. Sana. Balita ako, marami daw gustong makakita ng... Ano ba yung sabi sa'yo? Ng 5 to 6 inches. Oo. Na crayfish, na crayfish. Guys. Na crayfish. So sir, itong setup mo dito, itong tank na kanina, maraming tubig yan, no? Tapos din rain mo. Gano'ng kalaki ito? Ito, ang specs natin dito sa tank na to, 3.5 by 3.5 meters. So, okay. Around 10 square meters yung isa nito. 10 square meters. And gano'ng karaming anong dilagyan mo dyan? Ang kada pakawala natin, kada tank na ganito kalaki is around mga 500 to 600 pieces. Okay. Ang krillings. Mm-hmm. So, every time na meron tayong 500 to 600 pieces, nagpupuno tayo ng isang 10 square meters. Which is 3.5 by 3.5. Ngayon meron na tayong 12 tanks. 12. Ano yung naging inspiration mo para maging vlogger? Kasi ako bago pa lang ako sa YouTube eh. Konti pa lang yung followers natin. Siguro pag sinagot mo to, matutulungan mo akong mas maging inspired sa pagiging vlogger. Yeah. So ako naman hindi pa rin naman katagalan. So kaka 1 year lang na agree si Agri lang May. Pero nagsimula ako mag-vlog talaga, mag-experiment during the pandemic dahil nawalan tayo ng trabaho. So dati kasi talaga, no, ako po dating OFW. Na nagtrabaho ako almost 10 years sa Singapore. So dati po akong nag-edit sa Singapore ng mga videos, mga TV shows, documentaries, tapos nagpo-produce director. Kaya pala magaling ka mag-edit. Ayan. Idol kita sa pag-edit dito. Ay, maraming salamat sa mga nakakapansin na yung ating commitment dun sa quality natin sa paggagawa ng mga vlogs. Na-appreciate ko ng sobra yung pag-edit mo kasi sa totoo lang sa akin, guys, medyo nahihirapan ako mag-edit ng mga videos ko rin. Mm-hmm. Pero si Tito Jay, grabe, nakita ko kung paano siya mag-edit. Ang bilis. Sunod-sunod halos kada araw meron siyang upload. Ayan. So, paunti-unti po nag-grow. Dati, nung ako lang yung mag-isa, nagsimula, ako na yung nagka-cameraman, ako rin yung nagpe-presenter, nagba-vlog. Pag-uwi ko sa bahay, ako rin yung nag-edit. So, ang nalalabas ko na content nun, at least parang twice a month lang or 3 contents a month. Kasi nga, ang hirap. Pero habang tumatagal, meron na tayong mga kaibigan na naging interesadong matuto mag-edit, tinuruan ko. So may editor na po, si shoutout kay Charles tsaka kay Dons. Yan, ang editor ng Agri sa Agri. And so meron po kami na-discover. Ito pong pond na ito ay dating Hito ang nakalagay. At first time, naglagay sila ng 600 krillings. Mm-hmm. At after 3 weeks, makikita natin yung iba't ibang size on the average size, parang mga 1 inch to 2 inch. Pero ito ang shocking na nakita natin. Siguro may nakuha kami mga more or less 10 piraso. 3 inches na to eh. Parang hindi kami makapaniwala na. Ganyan kalaki. Ganito na kalaki. Ito yung medium. Lapit natin sa camera. Ayan. Ito naman yung large. Yan. Ito yung parang average size niya, kalit-liit. Ayan, so majority ng sa 600 pieces dito, ito, ganito yung sizes.
yung content natin tungkol sa agriculture, pero sa ngayon wala pa tayo talagang sariling farm na katulad ng mo, Kuya Sesep. May sarili kang farm na nakaka-relax, no? Ang ganda-ganda dito. At maraming puno, presko, tapos doon pa banda, pababa yung mga crayfish. Yung lupa ng mother ko sa Zamboanga City. So wala tayong pangpuhunan para mag-set up ng farm na katulad ng ganito. Puntahan natin minsan. Yan, hopefully lagyan natin ng crayfish. Pwede, pwede. Nung una, hindi pa agri sa agri. Sparks TV pa yung pangalan. So, halo-halo pa yung niche. Meron akong parang pet lovers. So, nag-interview ako ng mga pet owners. May mga events ako na yung mga dog fashion show, cat fashion show, mga parrot lovers. Nagpo-food trip din ako, parang food vlog. Kumbaga, in-explore ko. Kung saan mapupunta, kung saan ka magiging mas okay. Yan. Eh, ang hina ng views ng mga ganong content, napansin ko yung tungkol sa agriculture, lalo-lalo na yung unang-unang content na talagang dumami, umabot ng mga almost 500,000 views. Anong content yun? Yung lechong rabbit. Ah, lechong rabbit. So, oh, dati yung lakas ng rabbit nga. Nung, yan. Ano yun na? Hype? Ano tawag doon? Yung hype. Oo, yung hype ng daming gustong mag-alaga. Yan. So, doon ako nagsimula makadiscover na pasukin yung agri content. Itaas yun niya, yung lechong rabbit na content ko na yun. After kong i-upload, lahat ng TV networks nagpuntahan doon sa na-vlog ko. Tapos hanggang ngayon, even yung mga international vloggers, pinuntahan nila yung friend ko na naglilitso ng rabbit kasi I will assume na sila yung pinakamasarap na litso ng rabbit ngayon sa Pilipinas. Tingnan natin kung matitikman ko nga. Oh, so kailangan dalhin kita doon. Nakatikim ka na ba ng litsong rabbit? Hindi pa. Yeah. Hindi pa na. So abangan nyo si Kuya Sese, pakakainin natin ng rabbit. Sige, tingnan natin. Bali, Tito Jay, yung sa'yo, no? Parang ano talaga. Parang yung sinasabi, pag may nagsaradong pinto, siguradong may magbubukas ulit na bago. Yan, hanapin mo lang. Yung bagong opportunity mo, ito ngayon. Yan. You never stop trying, parang gano'n. No. Sa halip na ma-depress tayo sa loob ng bahay, so yan, bumili ako ng camera bago maubos yung katas ng Singapore ng mga tira-tira pang na kuwang sahod doon, nakabili tayong gamit. And good enough nakabili bago maubos. Ayan, yun hanggang ngayon yung ginagamit ko. At least nagpray ako kasi sabi ko nga kay God na kung talagang i-repurpose mo ako, magamit ko pa rin yung skills ko dun sa almost more than 20 years actually. Ngayon guys, meron na siyang 70,000 subscribers. Ayan, thank you so much po sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa Agri sa Agri. So dito makikita nyo itong hawak ko, isa tong example ng male crayfish. Makikita nyo, may kulay pula. Yan, ito. Isa to sa pinakamadaling indication na male sila. Pero hindi naman lahat ng male ay may red claw. So dapat tingnan din natin yung last pair of legs nila kung merong parang mga hook. Yung mga hook na yon, yun yung tinatawag nilang gonad or yun yung male genitals nila. So doon nyo malalaman na male sila. Yan. Ang female naman, ito. So, ito, nalapit natin. Yan, female. Yeah. Makikita nyo, yung second pair ng legs nila, merong mga parang tuldok. Ito, dito, yan. Yung dalawang yan. So, doon, malalaman nyo na yun, female sila. Okay. And yung claws nila, walang color red. Yan. Sa ganito kalaki, nasa 200 to 300 pieces na ng eggs to per female. Pero, pag mas... Once na mas tumatanda sila, mas dumadami yung capacity nila eh. Pinakamarami? 800 to 1,000. Wow. Oo. So, sa isang female yun. Pero yung mga bagong breeders, so yung 4 inches, ano yun? Siguro 50 to 100 pieces ng eggs. Pwede na ba itong lutuin? Yes! Huwag naman na yung breeder. Kakain na tayo. O tara, lunch muna tayo. Sige, luto na pwede tayo. Pwede ba itong kilawin? Pwede. So, for the first time, makakatikim po tayo ng sinigang na crayfish. Ayan, salamat kay Kuya Sesep dahil ito po ang first time natin na makatikim nito. Crayfish na may konting sinigang. Oo, halos. Ngayon,
ngayon, paano ba ito kainin, Kuya Sesep? Ito ang pinakamahalaga kung paano kainin. Ikot nyo muna yung katawan, ikot mo lang. Ikot. Katawan, ikot. Yun, ganun. Tapos medyo may sumamang aligay, kailangan natin sipsipin. Sipsipin. Dito siya medyo naiba sa hipon. So itong katawan, Tito Jay, hawakan mo ng ganito. Ganito yung katawan. Ito, tatalsik to, malamang sa malamang. Ayan, i-squeeze mo. Hihintayin mo yung crack. Okay. Okay? Matigas yung shell niya talaga. Matigas kasi parang lobster. Then, pag yung na gano'n na, Tito Jay, buksan mo. Pag binuksan mo yan, buong-buo mo makukuha. Sa akin, nakaputol eh. Pero buo pa rin yung laman. So, ibig sabihin na mas expert na talaga kumain sa'yo ng crayfish. Oo nga. Kaya niya, buo. Tapos, pag sinubo mo yan, masarap talaga pag sinusubo ng buo. Okay. Parang iba yung tunog nung subo ng buo. Hindi naman, masarap naman talaga. Na, masarap ang crayfish. Kung gusto nyo po ng real review, kayo na po mismo ang humusga, tikman nyo. Bumili kayo. Mukhang hindi na nila kailangan tikman, Tito Jay. Halatang nasasarapan ka sa kinakain mo. Ayan, so tikman nyo po. Pwede kayong umorder sa kanya or punta na lang kayo dito para tikman. Huwag naman. Or i-chat nyo lang kami sa Facebook page namin. Ayan. Sesep's Farm. Kuya Sesep, agree ka ba sa agree? Agring agree. Agree si Sesep sa agree sa agree. Ako, agree ako sa crayfish ni Kuya Sesep. Sarap. Hopefully, magkaroon po kami ng occasional, maybe once in a month or once in a blue moon, meron po kami collaboration dahil hihikayatin ko po siyang kumain ng rabbit. Tsaka shout out doon sa nagre-request sa akin na makipag-collab sana ako kay Tito Jay sa Agri. Talaga? Meron? Oo, meron eh. Ito na hinahanap mo. Kaya nga hindi ko siya sinagot eh. Thank you so much po sa inyong pag-comment at nagkataon na kami ay nakapag-collaborate na. At ito na po yung inyong request. And thank you so much sa pag-suporta nyo po sa YouTube channel ni Kuya Sesep. Tumawid din po kayo sa Agri sa Agri. Yun lang. Ayan. Salamat. Agri ka ba sa Agri? Agring Agri. Agree sa kay Sesep. Solved, no? Na? Muna ako usapin, kakain ako.